Hello mga kapatid, Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat at welcome po sa inyong lahat na nandito at nanonood ngayon. If you are into skincare, if you are looking for some products review, Arabic tutorials, and sometimes hijab tutorials, you are in the right place. Mag-subscribe na po simply by clicking that red subscribe button at huwag kalimutang i-activate ang bell button na yan para ma-notified po kayo tuwing meron akong bagong video. Sa video pong ito mga kapatid, gaya po ng nakita ninyo sa thumbnail at title ng video na ito ay magre-review po tayo ng isang product. Walang iba kung hindi itong RYX Skin Serenity Skin Perfecting Serum. In-order ko po ito sa Shopwise Kuwait sa price na 3KD. In-order ko po ito dahil na-intriga po ako dahil sikat na sikat po ito sa Instagram, sikat na sikat ito sa Facebook, pati na rin po sa YouTube. So ako naman, na-curious ako kung ano nga ba ang meron sa product na ito, bakit marami ang nagsasabing nakakatanggal ito ng hyperpigmentation, pekas, melasma, nakakatanggal ito ng acne, nakakakinis ito ng skin, basta lahat po maganda yung mga sinasabi nila about sa product na ito. Kaya ako naman, hala sige, mag-order ako para makita ko kung ano ang meron sa mga ingredients ng product na ito. Kagaya po ng sabi ko, hindi nagsisinungaling ang meron sa ingredients ng isang product. So, to begin with, ganito po ang kanyang packaging na sa kulay pink siya na cartoon na maganda ang kanyang pagka-kulay pink, nakasulat na Slay the Day, nandito ang kanyang expiry date at nakabalot naman siya or silyado siya ng plastic. Then nandito nakasulat ang directions ng paggamit at nakasulat din dito ang ingredients ng product na ito. Ito po ay local product ng Philippines. Ito pong product na ito ay meron siyang 15ml at merong 11 ingredients. I think ang price po neto dyan sa Philippines ay nasa 300 plus. So buksan na po natin ang product na ito para makita natin ang kanyang amoy at ang kanyang consistency. So eto po ang kanyang laman. Ayan, parang kulay pink din yata yung serum na ito. So ang nakalagay po sa directions ng paggamit nito ay obviously pagkatapos maghugas ng ating face, then ilagay ito sa fingertips natin, then ipapat lang daw ito sa ating skin. Iwasan daw yung temptation ng pag-massage ng product na ito sa ating skin. So hindi ko alam kung bakit ganon at hindi rin po nilagay dito kung umaga ba ito or sa gabi gagamitin or umaga at gabi ba gagamitin ang product na ito. So buksan natin ang product para makita natin medyo super thick siya. Hindi ko alam kung baka dahil sa init pero super thick talaga yung product. At mabango po yung product, parang amoy candy at meron siyang kahawig na perfume pero hindi ko na matandaan. Basta mabango po siya. At yan, super thick po yung consistency. Yan, kulay pink nga po yung product. Massage natin. Jelly type siya. Yan, hindi naman siya mabilis mag-absorb sa skin. Pero yan, mabango siya sa skin. Mabango yung amoy. Okay, so tapos na tayo sa kanyang amoy at sa kanyang consistency. Well, mag-jump in na tayo sa kanyang mga ingredients dahil kagaya po ng sabi ko sa nakaraang video ko na hindi po nagsisinungaling kung ano ang nasa ingredients ng bawat product. At kagaya po ng itinuro ko sa inyo, ang
unang anim na nasa ingredients list ang talagang bumubuo ng product na ito. So, tingnan po natin ngayon. Ang pinakauna sa listahan ng ingredients ng product na ito ay ang aloe vera, which is very good dahil isang hydrating agent at skin soothing ang aloe vera. Pangalawa ay ang niacinamide. Nakakatulong naman ang niacinamide sa pag-regulate ng sebum or ang oil production ng ating skin. Nakakatulong ito sa pag-tighten ng ating pores. Nakaka-brighten ito ng ating skin at nakakatulong ito in case na meron tayong pamumula. Pangatlo ay ang carrot extract. Ang carrot extract ay isa itong essential oil. Isa itong antioxidant, antibacterial, at anti-inflammatory. Nagtataglay din ng vitamin A ang carrot extract, in which naipaliwanag ko na po sa mga nakaraang videos ko na ang vitamin A ay nakakatulong ito sa mabilisang pagdispatcha ng ating skin sa mga dead skin cells, nakakatulong ito sa mga fine wrinkles, isa itong anti-aging. Ang pang-apat na ingredient ng product na ito ay ang papain or papain. I don't know how to pronounce this one, pero galing ito sa papaya. Hindi ko alam kung papaya extract ito, pero galing ito sa papaya. Ito ay isang mild exfoliant. So, nakaka-exfoliate ito ng ating skin by gentle way or in a gentle way. Kumbaga, hindi masyadong matapang na exfoliation. Ang panglimang ingredient ay ang vitamin B3. Isa naman itong skin restoring at hydrating agent. Pang-anim ay ang carbumer. Isa naman itong thickening agent ng product na parang gel. So, yung anim lang yon ang talagang bumubuo sa product na ito. Ang pangpitong product ay ang Lactomoist. So, hindi ko alam kung ano ito at nag-research talaga ako. Ang nahanap ko ay ang sodium lactate, lactic acid, at sodium PCA. Ito naman ay mga hydrating agent. Ang pangwalong ingredient naman ay ang azelaic. Ngayon ko lang talaga nabasa or nalaman ang ingredient na ito at nag-research din po ako kasi hindi ko alam. At saka ko lang nalaman na ito pala ay azelaic acid, glycolic acid, and kojic acid. Ito sila ay isang mga acids na nakaka-exfoliate ng ating skin, nakakatanggal ng mga dead skin cells ng ating skin. So, magaganda ang benefits nito sa ating skin. Ang sumunod or pang-siyam na ingredient ay ang glycerin, which is isa itong moisturizer. Ang sumunod naman sa glycerin ay scent. So, yan na yung mabangong amoy na naaamoy natin sa product na ito. At ang pinakahuling ingredient nito ay ang menthol. Galing naman ito sa peppermint. At ito yung nararamdaman natin na cool and refreshing sa ating skin. So, mga kapatid, ito na ang aking mga opinions and final thoughts about this RYX Skin Serenity Skin Perfecting Serum. So, mabango pa rin siya hanggang ngayon sa aking skin at hindi naman siya mukhang hydrated, no? Talagang dry naman ang kanyang effect sa aking skin. Para po sa akin mga kapatid, ang product na ito ay hindi ko po mai-recommenda sa inyo at hindi po okay sa akin ang product na ito. Maaari pong makairita ng skin ang product na ito lalo na sa may mga sensitive skin. Kasi po pinagsama-sama na dito si carrot extract na meron itong vitamin A. Ang vitamin A alone is very sensitizing sa skin. Though hindi naman masyadong matapang yung vitamin A sa carrot extract, pero meron itong mga kasamang azelaic acid, glycolic acid, kojic acid, pati ang menthol at saka ang scent ay nakakairita po ito ng skin. So, bakit ko nasabing pati ang scent ay nakakairita ng skin? Samantalang ito lang naman yung mabangong amoy ng product na ito. Yes po, yan lang yung mabangong amoy ng product, pero maraming klase po sa ingredients
ang scent. Hindi natin alam kung ilang pabango or ilang scent ang nilagay dyan sa product na yan para bumango yung mismong product. Isa pa, yung menthol po ay unnecessary po yan sa ingredients ng isang product. Kasi pakiramdam lang natin na nakaka-cool, nakaka-refresh ng skin. Pero unnecessary lang po talaga yan sa ingredients ng product na ginagamit natin. Nakakairita lang po yan ng skin kapag matagalang ginamit ang menthol. Hindi ko rin po mairirekomenda na gamitin ang product na ito sa daytime. Kasi kagaya po ng sabi ko na meron itong mga exfoliating properties. Meron nga itong mga acid kagaya ng azelaic acid, glycolic acid, meron din itong kojic acid at nakalimutan ko pang sabihin yung papain or yung papain na merong mild exfoliating properties. So pinagsama-sama po ito, nako, mahirap na po ito lalo na at summer na ngayon, mainit sa labas, mahirap na baka mairita lang po ang ating skin. Yung carrot extract po, alam po natin na yung carrot ay rich in beta-carotene. Ang beta-carotene po is yan yung responsible sa pagkakaroon ng kulay ng isang gulay ng red, yellow, at orange. Pero meron pong mga research na ang beta-carotene kapag nag-oxidize po ay nakakairita po ito ng skin. So, kagaya po ng sabi ko kanina, ang carrot extract ay meron din po itong vitamin A in which hinding-hindi po pwedeng gamitin sa araw ang vitamin A. Mas maganda pa rin po ito na gamitin kapag gabi kasi safe po ang ating skin sa init ng araw at sa UV rays ng araw. Ang unang anim na ingredients ng product na ito ay ayos na sana. Kaso, hindi ko gusto yung ibang nilagay dito or yung dinagdag dito kagaya ng menthol, kagaya ng scent kasi unnecessary lang ito sa ingredients talaga ng isang product. Mas makakairita na lang ito sa skin. So kung gumagamit ka na ng product na ito, make sure na gamitin mo na lang ito sa gabi at sa daytime ay maglagay po ng sunblock para protected po ang inyong skin. At in case na meron kang maramdaman na irritation or pamumula sa product na ito ay itigil mo na lang po ang paggamit ng product na ito dahil marami pang ibang products talaga na mas maganda sa product na ito. Alam ko na maraming magbabash sa akin dito kasi maraming may gusto ng product na ito. Isa na namura at saka local brand ito, madali lang hanapin. Pero sa totoo lang ay disagree po ako, hindi ko gusto ang product na ito dahil sa ibang ingredients na nandito sa product na ito. Mas preferred ko pa rin po na separate ang bawat active ingredients na ginagamit ko or yung mga acid na ginagamit ko na pang-exfoliate ko ng aking skin para hindi masyadong mabigat sa skin. Kasi mas mahirap po na gamutin ang skin kapag naging sensitized ito sa product, lalo na sa mga exfoliating products galing sa mga active ingredients. Kaya para po sa akin, it's a no sa product na ito at hindi ko po ito mai-recommend sa inyo. Kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, kung gumagamit na kayo ng products na ito, please observe your skin at gumamit po lagi ng sunblock, gumamit na rin po ng moisturizer. So mga kapatid, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please give it a thumbs up. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay magkita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pa pong videos. Bye!